kang magpaawa effect. Sinisiraan ka, hinihila ka pababa. Baka ganun din ang sasabihin noong mga implicated sa mga akusasyon mo, tulad ng DSWD, tulad ng DOS, tulad ng DND, DPWS, at iba pa. Ganon din ang feeling nila. Bakit mo sila sinisiraan, hinihila pa baba? Pero hindi ganun ang kanilang response sa'yo. Handa kaming humarap at ibigay ang lahat ng impormasyon kung saan pumupunta ang pera. Ganon ka sana. Kung issue ang pinag-uusapan, Senator Manny, huwag mo nang isali yung pangangaral ko at si Jesus Christ. Walang kinalaman doon sa relihiyon ito. Ito'y may kinalaman doon sa 3.5 billion na naglilipana dyan sa social media. Hindi lang ako, naatasan lang ako. Daming tanong dito, hindi ko nung pwedeng hindi sagutin. Sa akin binibigay yung mga tanong kasi alam nilang mapagkakatiwalaan nila ako. Sabi mo, hindi ako nakikipag-away pero nilinaw ko yung side ko. Oh, totoo nga. Oh. Inihingi nga namin ng side mo eh. Oh, inihingi nga namin ng side mo. Hindi kami nakikipag-away dito. Itong SM9 na ito, hindi ito binabayaran. Hindi ito nababayaran. Hindi kami inutusan para suriin ito. This is real public service. This is SM9 News Channel. Truth that matters. Praise the Father, Pastor. Maraming salamat po sa ating pagpapatuloy. Meron po tayong isang mensahe galing kay Wilma Chu ng Facebook. To Pastor Apollo Kibuloy. Pastor, any reaction on Senator Pacquiao's interview? Sinabi ng senador, nangangaral ka sa simbahan, pero sinungaling. Hindi ganyan si Jesus Christ. Ang pinakita niyo raw po na building project na 3.5 billion pesos ay 1996 pa ipinatayo. Parang iniiba naman ni Pacquiao ang issue, Pastor. Hindi naman si Jesus Christ ang pinag-uusapan. Sana sagutin na lang niya ang tanong ninyo. Sabi ni Senator Manny Pacquiao, hindi ko nga alam bakit nangangaral ka ng salita ng Panginoon tapos ganyan ka. Hindi ganyan si Jesus Christ. Hindi ako nakikipag-away, pero nililinaw ko lang yung side ko. O, ganun naman pala eh. O, huwag mong isali yung pangangaral ko muna. Huwag mong isali muna si Jesus Christ. Kasi hindi siyang issue dito. Ang issue, yung... hindi lang ako nagpalabas nito, Senator Manny Pacquiao. Sa social media, kalat yan. Sa YouTube, sa Facebook, kalat yan. Oh, hindi lang ako, naatasan lang ako ng mga netizens ng taong bayan kasi kumpiyansa sila sa akin na ang totoo ang hahanapin ko. Ibalik mo nga yung kanina. Yan. Oh, sabi mo, bakit ganyan ka? Saan ba na ako nagkaganyan? Oh, sabi mo, nangangaral ako ng salita ng Panginoon, tapos ganyan ka, hindi ganyan si Jesus Christ. Anong kinalaman noon? Sana ko, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo sa pangangaral ko. Nangangaral ako ng salita ng Panginoon, tapos ganyan ka. Saan banda ko ganyan? Ay, ibig sabihin, sinungaling ako at hindi totoo yung sinasabi ko. Sabi mo, hindi ganyan si Jesus Christ. At sinabi mo, hindi ako nakikipag-away, pero nilinaw ko lang yung side ko. So, kung issue ang pinag-uusapan, Senator Manny, huwag mo lang isali yung pangangaral ko at si Jesus Christ. Walang kinalaman doon sa relihiyon ito. Ito'y may kinalaman doon sa 3.5 billion na naglilipana dyan sa social media. Hindi lang ako. Naatasan lang ako. Daming tanong dito, hindi ko nung pwedeng hindi sagutin. Sa akin binibigay yung mga tanong kasi alam nilang mapagkakatiwalaan nila ako. Sabi mo, hindi ako nakikipag-away pero nilinaw ko yung side ko. Oh, totoo nga. Oh. Inihingi nga namin ng side mo eh.
Oh, hinihingi nga namin ng side mo. Hindi kami nakikipag-away dito. Hinihingi namin ng side mo kasi ang battle cry mo ngayon mula nung sinabi mong 2 or 3 times ang corruption sa bansang ito sa pamamahalan ni Pangulong Duterte, masahol pa kay Aquino, eh naglabasan ito ang para sa iyo. Kasi kung sasabihin mong ang battle cry mo corruption, ikaw mismo dapat hindi corrupt. Eh naglabasan itong mga ganitong issue na may involvement ka, nililinaw natin ang side mo. Kaya ibigay mo yung side mo para malinaw. Para ikaw maano ka rin, malaman ng tao ang side mo. Huwag mo na isali yung nangangaral ako, tapos ganito ako. Huwag na yon. Kasi ang totoong sinasabi ko dito, wala akong inaakusahan. Hindi ako nag-accuse sa'yo. Sinusundan ko lang yung mga sinasabi mo. For example, nung nauna, yung sinabi mo rin, may church dyan, naghuhusga, hindi naman ganyan si Jesus Christ. Hindi tayo naghuhusga. Hinahanap natin ang totoo. Kasi yun nga eh, kung talagang ikaw ang battle cry mo sa iyong pagka-politiko, corruption, maganda yun kung mapapatunayan mo talaga. Eh, hindi ka makakaiwas sa scrutiny, ang masusing pagtitingin sa ginagawa mo. Hindi mo maiwasan, politiko ka eh. You are a public servant eh. Lalo na nagsalita ka na mas malala ang corruption ngayon. At ikaw ang champion ng anti-corruption ngayon. Oh, tapos sinusundan ng tao ang sinasabi mo, pati ako. Tulad sinabi mo, nag-aral ka, 11 years mong pinag-aralan, ang polsay. Sinundan ko lang yon. Tapos ang sagot mo, ganyan ba yung mga ngaral? Nanghuhusga, hindi ganyan si Jesus Christ. Hindi kita hinuhusgahan. Tinitingnan lang natin ang katotohanan sa mga sinasabi mo. Kaya huwag mong ilihis sa religious side ang usapin ang issue. Ang issue ang harapin natin. Ah, gusto kong linawin mo nga yung sinabi mo. Paano ka nag-aral ng 11 years? Sinuri namin doon sa North MDDU. Nag-enroll ka pala doon, 2017, year 2017 to 2018. Eh, hindi mo naman pala tinapos. Kaya pupunta kami doon. Yan ang mga totoo yan, oh. O, galing kay Brother De Leon yan, noong ka nag-aral. O, totoo lahat itong facts ang sa amin dito, Senator Manny. O, tapos, sabi mo, 11 years, eh, nag-enroll ka sa University of Makati, September 2019. Nag-graduate ka ng December 2019. Eh, iba naman yung kurso mo doon, Polsai. Dito naman, business management. Di ba yun ang totoo? Dapat ikaw nagsasabi ng ganun. Kasi yun ang totoo eh. Totoo dito ang hinahabol natin. Huwag kang matakot sa totoo. Senador ka pa naman. At binoto ka ng bayan. 15 million ang bumoto sa'yo, sabi mo. Ang totoo dito hinahanap, huwag kang matakot sa totoo. Di ba sinabi ni Jesus Christ, mahilig kang magdamay mo si Jesus Christ? Anong sinabi ni Jesus Christ? You shall know the truth and the truth shall set you free. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Wala kaming kinikilingan dito. Kung may side ka, ilabas mo, ilalabas namin. Oh, 11 years, sabi mo. Wala ka ng sagot ngayon. E di, kahit hindi kita inakusahang nagsinungaling ka. Sabi mo, hindi ka sinungaling, hindi ka tiwali. Di ba? Sabi mo, hindi ka sinungaling, hindi ka tiwali. Ikaw rin ang nagsabi noon eh. Hindi kami ang humihila sa iyo pababa, Senator Manny. Ikaw ang humihila sa iyong sarili pababa. Kaya mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ano yung ikalawang yun? Ano yung sinabi doon? Ano yung pangalawang yun? Lakihan mo nga, hindi, para mabasa ko. Ngayon?
itong sa akin, sabi niya, ito ay righteous anger, sabi mo. Bakit ako nagagalit sa kanila? But we know we have God, but we have God to judge for everything. Meron tayong Panginoon na manghuhusga sa lahat ng mga tao. Ako, isinisiwalat ko ang tama. Sabi mo, ako, sinisiwalat ko ang tama. Ngayon, pilit nila akong sinisira, hinihila pa baba. Papaawang epek ka na naman. Sabi mo, ito ay righteous anger. Ang ibig niya sabihin, ako nang sabi nun? Sabi mo, siya, ito ay righteous anger. Bakit ako nagagalit sa kanila? Sino ibig sabihin niya nagagalit sa kanila? Sa akin. Bakit ako nagagalit sa kanila? But we have God to judge for everything. Huwag ka magalit sa amin. Nananaliksik talaga kami ng totoo. Kasi tumatakbo ka pagka presidente. May ambisyon kang maging presidente. Kaya, ang mga salita mo, mahalaga na malaman kung totoo o hindi. Hindi kami naninira sa'yo. Tinitingnan lang namin, ganun kami masusing sumusuri kung ano ang totoo. Huwag mong ilihis ang usapin. Bakit ako nagagalit sa kanila? Magalit ka man, ang totoo hinahanap namin. Ito lang sa pag-aaral mo, hindi ka na nakasagot eh. But we have God to judge for everything. Sinali mo na naman ng Panginoon. Siyempre, siyang magda-judge sa atin sa lahat ng bagay, lalo na sa kaluluwa. Pero meron tayong bagay na malalaman dito na kung i-judge mo tama ba o hindi. O tulad nito, meron tayong Panginoon na manghuhusga sa lahat ng mga tao. Sa ating kaluluwa at ating kasalanan. Nahusgahan na tayo, kaya pumunta sa rito para iligtas tayo. Wala naman doon ang usapin eh. Sinabi mo, ako isinisiwalat ko ang tama. Ano yung tama? Ano yung tamang sinisiwalat mo? Ano yung tama? Tama ba yung sinabi mong nag-aral ka ng 11 years, tinapos mo ang polsay? Tama ba yun? Sinisiwalat mo ang tama? Hindi mo naman sinabi ang totoo na business management pala yung nag-enroll ka pala doon sa NDDU. Hindi mo sinabi yun. Na 2017 to 2018, sabi mo, araw-araw ako nag-aral. Hindi naman pala araw-araw. Tinignan namin ang totoo. In-interview namin si Brother De Leon ng NDDU. Hindi ka pala pumapasok araw-araw. At hindi 11 years ka nag-aral. Tingnan mo, sabi mo, sinisiwalat mo ang tama. Ano yung tama? Kasi kung meron kang sinasabing tama, ilalagay namin ito sa media namin dito. Oo, hindi kami kumakampisa naman. Kaya kinukuha namin ang side mo. Pero sinusundan namin ang sinasabi mo. Masama ba yung sundan ang sinabi mo kung totoo ba o hindi? Kung gusto mo, tanggapin na lang namin. Kahit anong sinabi ni Manny Pacquiao, pagka sinabi niya, wala nang question, tanggapin na lang namin. Yun ang gusto mong mangyari. Eh, senador ka, naging senador ka, mataas na posisyon yan, dapat alam mo ang logic. Ang logic ang hinahanap, ang katotohanan. Tingnan mo dito. Ngayon, pilit nila akong sinisira, hinihila pa baba. Hindi ka hinihila at sinisira. Ikaw ang sumisira at humihila sa iyo pababa. Kasi salita ka ng salita, senador ka pa naman, hindi mo kayang tayuan ang sinasabi mo. Ngayon, sa usapin ng 3.5 billion na Philippine Sports Training Center, ano po ang side ninyo? Ano ang side ninyo dyan? Gusto naming malaman. Biro mo, kami ang nag-aksaya ng mga panahon para magpadala ng mga researcher doon sa Sarangani para i-research ito, para malaman ng taong bayan kung ano ang totoo. Ha? Dapat ikaw ang gumawa niyan eh. Dapat ikaw ang magpaliwanag. Project mo yan. Kung sinasabi mo, sinisiwalat mo, sabi mo ang tama, i-account mo ngayon ng 3.5 billion. Ipalabas natin dito sa SMNI.
Oo, magpadala ka ng tao mo dito. O auditor. O sino yung mga tao mo doon na mapagkatiwalaan dito. Maglaan ako ng programa. O sige, maglaan ako ng programa dito. Kahit ilang oras, ilahad mo lahat dito. Ilagay natin sa screen. Ito na po ang na-release sa 3.5 billion ng Philippine Sports Training Center sa Sarangani, Alabel. Ito na po yung nagasto, ito na yung natapos, at ito na yung hindi pa natapos. Yun ang maliwanag na gusto ng taong bayan. At gusto ko rin. Ayun. Pero yung generally, ginato yung sinasabi mo, paawa effect ka, wala ka namang pinoproduce ng mga figures. Oh, bakit sa ibang mga ahensya meron kang mga figures, 10.5 billion nawawala sa DSWD, siyasatin natin ito. Eh ito mismong bakuran mo eh. Bakuran mo ito, Sarangani ito. Sa kung 1996, sabi mo, ipinatayo pa yung pinakita dyan sa media. Saan dyan banda ang project ni Gloria Macapagal Arroyo sa 1996? Yun bang grandstand o yung mga building na mala warehouse? Saan dyan banda ang pinatayo ni Gloria Macapagal sa 1996 pa? At saan dyan ang 3.5 billion? Saan banda yan? Ipakita mo. Dapat may tao ka kung umalis ka na iniwan. Oh, bakit ngayon hindi saan pa kailan nito nagpasimula? Ano pa yung natapos na at ano pa yung hindi natapos? At magkano na ang na-release sa 3.5 billion? Maliwanag yun. Ganun ang gusto namin. Papuntayin mo yung tao mo dito. Bibigyan ko siya ng programa para magpaliwanag. Hindi kami kikibo, siya ang magpapaliwanag. O kaya, pagbabalik mo, punta ka dito. Mag-usap tayo. Ipaliwanag mo sa taong bayan ito. Sa aming research, lumitaw si Chong Bian pala, meron din project na SSTC. Sarangani Sports Training Center. Parang nag-combine na ito sila. Saan ngayon ang 500 million nagpasimula at saan natapos? Saan nagpasimula ang 3.5 billion na PSTC at saan natapos? At ano na ang natapos at ano na ang wala pa natapos? Magkano na ang nai-release sa 3.5 billion na budget? Ganun po kami maghanap ng totoo para ang taong bayan hindi malilito. At hindi ka akusahan palagi na korap ka kasi hindi mo may paliwanag. Ayaw namin yun. Gusto namin maliwanagan yung side mo. Kung talagang totoo yung sa side mo, yun ang ibobroadcast namin dito. Hindi, nagkakamali kayo. Si Manny Pacquiao, totoo yung sinasabi niya. Eto, may mga figures dito. Pero ganito lang ang sinasabi mo. Hindi ganyan si Jesus Christ. O nangangaral ka ng salita ng Panginoon, ganyan ka. Hindi ko nakikipag-away, nilinaw ko lang yung side ko. Wala ka naman binigay. Wag kang doon sa malabo, Senator Manny Pacquiao. Senador ka pa naman. Kailangan maliwanag ang pag-iisip mo. Hindi malabo. Ako ha, sabihin ko sa iyo, dito sa aming sa kingdom, yung lalo ng financial matters na ganito, pagka hindi maliwanag ang sinasabi ng humahawak ng pera, talsik siya talaga. Hahanapin ko talaga ang totoo. Ngayon, sa ating bayan to, eh sino mapagkakatiwala ng taong bayan kung walang SMNI na katulad nito? At ako ang CEO ng SMNI. Akong chairman dito. Hindi ako nangungusap ngayon bilang appointed son lang. Hindi. Hindi. Lalo na nangangaral ako. Ako yung naatasan ng mga tao, ng mga netizens na sumusulat sa akin. Tulad ikaw, nire-report sa iyong mga katiwalian. Suriin mo. Ako, ganun din sa akin dito. Ngayon, sinusuri natin yan. Yung research team natin doon na pinapunta, pinagpapasapasa sila. Hindi malinaw ang mga explanation nila. Yan lumakad sila doon, pinapasa-pasa. Merong binigay sa atin dito ang
Yung in charge ata doon sa DPWH ba yun, may binigay sa atin. Pero hindi rin kompleto. Oh. Eh, ikaw ang may akda nito, eh, dapat ikaw ang magpaliwanag. Ito, libre ka dito sa aming SMNI. Magpaliwanag, ibigay mo para i-broadcast natin sa social media ang side mo. Hindi ako nang husga, kaya sinusuri natin eh. Para may hayag sa tao kung ano ang totoo. Itong SMNI na ito, hindi ito binabayaran, hindi ito nababayaran, hindi kami inutusan para suriin ito. This is real public service. Oh, lalo na ikaw, ang iyo pa namang battle cry, corruption. At matigas ang mga pananalita mong ibibilanggo ko ang lahat ng corrupt. Magpapagawa ko ng mega prison. At ang lahat ng corrupt ibibilanggo ko. Hindi lang 90%. Frustrated ako kung ang 100% ang mabibilanggo. Tingnan mo. Ang priority ko 'yon. Oh, bibilanggo ko sila. Biro mo yung mga binibitiwan mong pangungusap na ganyan. Maganda 'yan eh. Kung talagang totoo yung sinasabi mo eh. Oh, ngayon pag nagsalita ka ng ganyan, ngayon meron kang pananagutan din naman sa buhay mo na bilang senador, may project ka at nakita ng netizens. Netizens ang nagpadala sa akin yan, nagpadala sa amin dito. Taga Sarangani rin siya, pinadala dito. Oh, kaya nalaman namin. Oh, ngayon, accountability mo yan. Ganun nga pala yung battle cry mo. 100% ibibilanggo mo sa mega prison ang lahat. Oh, ngayon may usapin sa iyo about this. Eh, huwag kang magpaawa effect. Sinisiraan ka, hinihila ka pababa. Baka ganun din ang sasabihin noong mga implicated sa mga akusasyon mo tulad ng DSWD, tulad ng DOH, tulad ng DND, DPWH, at iba pa. Ganon din ang feeling nila. Bakit mo sila sinisiraan, hinihila pa baba? Pero hindi ganon ang kanilang response sa'yo. Handa kaming humarap at ibigay ang lahat ng impormasyon kung saan pumupunta pera. Ganon ka sana. Huwag mo isali yung pangangaral ko. Nangangaral ka, Diyos ang huhusga sa atin. Hindi lahat inuhusgahan ng Diyos. Ikaw bilang senador, di ba kayo may mga Senate hearing, hinuhusgahan ninyo, tinitingnan kung ano ang tama o hindi. Di ba? O ngayon, pinaiimbestiga mo sa Senado with your formal letter to investigate this anomaly in DSWD. Kakalkalin yan. Ganoon. Totoo yun. Maganda yung sinasabi mong yun. In your case right now, ganoon din ang sabihin mo. O pastor, ito yung mga impormasyon na pwede kong ibigay sa iyo. Kasi yung research team mo pumunta roon. O, talungan mo sila. Ibigay mo yung side mo. O, 3.5 billion ito. Saan nagpasimula to? Saan natapos? Meron palang kaakibat na isa pa. Yung kay Governor Chong Bian. O, ngayon, 500 million naman ang budget nun. Ito, yung Sarangani Sports Training Center. Ito yung a proposed partnership program between the Philippine Sports Commission and Province of Sarangani. Sinong nagbigay sa atin ito? DPWH? LGU ng Sarangani. Oh, the creation of the Sarangani Sports Training Center was enacted into law February 22, 2019 through Republic Act 11224, sponsored by Congressman Rogelio Ruel D. Pacquiao. Kapatid niyo siguro to. It was envisioned to be a premier sports venue and give priority to sports and academic excellence to student athletes in the province and region to compare in national and international, to compete in national and international sporting events. From its creation as a sports training center, the proponents of the program seek to transform the center into a sports academy or a national high school for sports. O, yun ang mga components. Nandiyan.
basketball court, tennis, volleyball, lahat, etc., etc. Nandiyan lahat. Tapos, proposed budget for Sarangani Sport Training Center, 500 million ang proposed budget. Phase 1, indoor track and multi-sport training center, budget 100 million. Implementing agency, DPWS. Phase 2, two-story, seven-story dormitory building, rehabilitation swimming pool, 100 million ang budget, DPWS Sarangani ang implementing agency. Next, succeeding phases, phase 3, oval track, football field, rehabilitation for grandstand, phase 2, baseball fields for funding pa. So, ang na-release is only 200 million. Out of the 500 million sa Sarangani Sports Training Center or SSTC. Yan o, ang proposed site development plan. Oh, dalawa pa lang ang nangyari at hindi natin alam kung tapos na ba o hindi. Pero naka-release na sila ng 200 million. Okay. Oh, tapos, next. Yung mga malabodega na mga building. Oh, napasimula na to, pero hindi pa yata tapos. Indoor multi-sports facilities. May basketball court, may volleyball. Oh, 200 million in the indoor track oval. Hindi pa rin ito siguro na nangyari, no? Oh, itong 60 meters times 90 meters closed warehouse type structure. Nandiyan na yan, nakatayo, di ba? Oh, hindi natin alam kung tapos na sa loob. Ito ba yung kasama sa funding ng 200 million, di ba? Oh. At yung 400 meters track oval with football field. Oh, hindi pa natapos na ba yan? Wala pa. Hindi pa yan nangyari. At yung 400 meters track and football field. Hindi pa rin yan natapos. Wala pa rin yan. Ito yung binigay sa atin ng LGU. Walang plano lang. Lahat. Pero walang mga figures na ganito na yung nangyari. Ngayon, ito yung sa 500 million. Yung SSTC, Sarangani Sports Training Center. Yung Philippine Sports Training Center, which has a budget of 3.5 billion, wala pa tayong klaro doon. Saan yun? Ito sa SSTC pala itong mga building na ito eh. SSTC pala yan, under sa SSTC. Ngayon, yung 3.5 billion, nagpasimula na ba? Yun ang gusto nating malaman. Nagpasimula na ba, Senator Manny Pacquiao? At pinasimula na ba ito? Na-release na ba ang 3.5 billion? Saan pumunta? Saan yung mga building o proposed ninyo tulad nito? Kahit na ano na lang, yung mga drawing na lang muna. Perspective na lang muna. Para maibigay ninyo, para ibigay natin dito, pakita natin. So dito sa SSTC na to, 200 million pa lang ang na-release. At ang pinaggamitan nito ay una, indoor track and multi-sports training facility. DPWH Region 12 ang implementing agency. Phase 2, yung two-story, seven dormitory buildings and rehabilitation of swimming pool. 100 million din. DPW at Sarangani naman ang may gawa niya. So, yung iba for funding pa. Oh. Yung 500 million budget na yan. Pero ngayon, ang gusto natin mula sa iyo, yung 3.5 billion kung saan na yon. At nagpasimula na ba? At na-release na ba ang budget? Bigay mo sa amin. Ilalahad namin dyan. Hindi ka namin sinisiraan at hindi ka namin inihila pa baba. Battle cry mo yan eh. Corruption. Kaya kailangan may accountability ka rin naman. Hindi ka lang magsasabi ng ganon. Tapos kung susuriin ka na, magpapakaawa effect ka na. Dadamay mo pa si Jesus Christ, pati ang pangangaral ko. Wala doon yun. Stick to the issue, Senator Manny Pacquiao. Stick to the issue. Oh, ikaw ang nagagalit. Ako hindi ako galit sa iyo. Naghahanap lang ako ng katotohanan. You shall know the truth and the truth shall set you free. In this case lang. Oh. Ayan. Ibigay mo side mo sa amin. I-broadcast ko dito. Walang putol.
Wala ka, hindi ka nagbigay ng side mo eh. Ang side na binigay mo, sakit, sama ng loob. Hindi sama ng loob ang hinahanap namin dito. Ang hinahanap namin dito, facts and figures. Oh, ulitin ko, ang aking hinihiling sa iyo, yung bang 3.5 billion budget na i-release na? At kung na-release na, ano na ang ginamitan nito? Meron namang building. Saan banda? Pero yung dito, yung mala bodega na building, eh ano yan? SSTC yan. Ang hinahanap ng taong bayan, yung 3.5 billion kung nangyari na ba yun. Na-release na, ano na ang pinaggamitan, saan banda yung mga building na itayo na, at yung perspective ninyo, kahit perspective na lang, ipadala mo dito para mapakita natin. Nagpasimula na ba ito? Ano nang nagamit dito? Na-release na ba ang budget nito? Iyon ang gusto nating malaman. Huwag yung sama ng loob ang sinasabi mo. Huwag kang masama ang loob sa amin. May accountability kayo, Ara Senator. You are a public servant voted by 15 million Pilipino, sabi mo. And they have the right to know. Public service tong sa akin. Walang nagbabayad sa akin ito. Para lang maliwanagan natin ang totoo. Hindi ka namin sinisiraan at hindi hinihila pa baba. Kung meron kang facts and figures, itataas pa kita. O sasabihin ko pa, tingnan ninyo, nagkamali kayo ng husga kay Manny Pacquiao. Tatama pala siya o totoo pala itong sinasabi niya. Ganun kami dito. O, pero nilalabas mo, ang Panginoon ang huhusga sa lahat. Very vague na, binibigay mo na sa Panginoon. Wag muna, ito yung 3.5 billion tayo muna. Wag muna ang Panginoon doon. Sa kaluluwa natin siyang huhusga. Pero sa pera ng tao, malalaman natin. Ako taxpayer din ako, Senator Manny Pacquiao. Yung Kingdom of Jesus Christ is non-stock, non-profit. Walang tax yan. Pero yung ibang kinalaman ng kingdom na merong subsidiary, businesses, aviation, school, nagbabayad ng tax lahat yan. Taxpayer din kami. We ought to know. Kailangan may accountability ka. Eh ito lang simple na tanong, hindi mo masagot. Paano na kung naging presidente ka? Oh, paano yun? Ako kung matuwid ka na tao sa mga ganitong bagay, hindi kita i-downgrade kahit ano pang pinag-aralan mo. Kung ikaw katulad ka ng puso ng template na sinasabi ko, kakampi ako sa iyo. Walang kaibigan-kaibigan dito na personal. Public service to, kabutihan ng bansa to. Oh, hindi ko sinasabing nanloloko ka, hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka. Although matuwid na maliwanag na may kasinungalingan ang ibang sinasabi mo, tulad ng 11 years, huwag kang basta magbibitaw ng salita tapos hindi mo mapapanindigan. Pagkasinuri ka sa sinabi mo, may pagkaawa effect ka na. Panginoon na idadamay mo. Wala doon yun. Huwag ganun. Huwag mong sa Bisaya pa, ayaw lubuga ang issue. Oh, ayaw ko tawa ang issue. Walay labot ang Ginoo dere. Siyang muhusga sa atong tanan. Pero sa public accountability bilang senador ka, kinahanglan ikaw ang unang muhusga sa imong kaugalingon. Labi na, tagaan kag budget, kwarta sa tao na. To the last centavo, dapat pagkagpangayo sa tao na, may hatag ka. Pare karuno. Tulad ngayon, you request a formal investigation, Senate formal investigation of the DSWD Social Amelioration Fund. Where did it go, the 10.4 billion na sinasabi mo? Oh, sabi mo, kalkalin natin ito kasi may anomalya dito. Eh, marunong ka pala ng ganun eh. Oh, marunong ka pala, oh. Ipa-imbestiga mo nga kasi public fund yan. There should be accountability. Handa naman ang DSWD.
na humarap at ibigay lahat ang impormasyon. Ganon ang hinihingi namin sa iyo dito sa 3.5 billion na budget ng PSTC. Ay, ikaw na nga ako sa akin dito, oh, mangangaral ka sa simbahan, pero sinungaling. Saan ako nang sinungaling, Manny Pacquiao? Huwag kang mag-akusa kung di mo patutuhanan. Saan ako nagsinungaling? Dito sa 3.5 billion. Hindi pa ako tapos dito. Sinusuri pa namin. Kailangan tulungan mo kami. Project mo yan eh. Parang totoo malaman ng taong bayan. Hmm. Sabi mo, hindi ganyan si Jesus Christ. Aba, si Jesus Christ, accountable yan. Huwag mo idamay siya sa accountability ganito. Hindi ka papasa sa kanya. Ako naging appointed sana ko dahil accountable ako sa kanya. Oh, anong sinabi niya? By your words, you will be condemned and by your words, you will be justified. Every idle word you speak, you shall give account thereof in the day of judgment. Sabi mo, pastor ka at nag-aral ka pagka-pastor. Alam mo yan, di ba? Oh, anong sinabi riyan sa Matthew 12:36? But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Kaya walang idle words sa sinasabi mo. Mag-ingat ka. Bakit? Continue sa 37. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Oh, Tagalogin natin. Ano yan sa Tagalog? Opo, pastor, sa Tagalog. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Mm. 37, pastor. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay maging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Sinabi mo hindi ganyan si Jesus Christ. Hindi mo siya alam. Kaya kami, maingat kami sa mga sinasabi namin, Senator Manny Pacquiao. Kasi sa aming mga salita, magiging matuwid kami o hindi, hahatulan ka sa iyong mga salita. Sabi mo, hindi ganyan si Jesus Christ. Hindi mo kilala siya. Oh. Bibisayain ko para maintindihan mo. Sa Bisaya, anong sinasabi? Opo, pastor, sa Bisaya, Mateo 12:36. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom, ang mga tao magahatag unyag husay bahin sa matagpulong nga walay pulos nga ilang ginalito. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom, kanunay kang muingon siyang nagadjad sa tuwa sa judgment, ang mga tao magahatag unyag husay bahin sa matagpulong nga walay pulos nga ilang ginalito. Walay pulos, kanindi niyo panindugan. Verse 37. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw, o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw, o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Ingon ka na kailakan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, himo ang kanyang accountable bisan sa imong mga sulti. Dili lang sa kwarta, pati sa imong sulti. Tanawa, ginagukod ko lang ang imong mga ginasulti. Di ka nagani katindog. Ilain-lain ang imong katarungan. Oh. Pagkatapos ang battle cry ni mo, hindi ako tiwali. Hindi ako sinungaling. Sa pag-eskwela mo pa lang. Tapos dito sa 3.5 na to. Netizen ang nagpadala sa akin ito, taga Sarangani rin, Senator Manny Pacquiao. Oh. Sinusundan ko lang yung sinasabi mo. Ito, nagpalabas ka na naman, no? Sabi mo, hindi ganyan si Jesus Christ. Hindi ako nakikipag-away, pero nililinaw ko lang yung side ko. Para malinaw yung side mo, ibigay mo yung facts lahat sa amin about the 3.5 billion. Yun ang issue dito. Wala nang iba pa. Sana huwag kang maging personal at huwag kang magtanim ng sama ng loob.
katotohanan dito ang hinahanap natin. Issue ba? Issue. Huwag mo ilihis yung issue.